Magandang umaga, Lifegiver Church. Tatayo tayong lahat. Amen. At habang tumatayo ka, papalakpakan natin ang pinakamalakas, ang Diyos na buhay sa lugar na ito. Amen. Alam pong handa ka na kanina pa na umawit, magpasalamat at sumamba sa Panginoon. Kaya kung nasaan ka man, nasa online ka man, nasa physical ka man, pagpurihan natin ang Panginoon. Amen. Come on, clap hands for Jesus. Puri ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah! Siyang nagbigay sa isa'y di ka mong lahat ng mga bagay. Sa'yo ang papuri. Likha mo ang langit at lupa. Walang kapantay ang iyong halaga. Hari ng kalawakan ikaw. Sa'yo ang papuri. Ako'y buhay at sa'yo ang buhay ko. Awitan natin siya. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Amen. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Buhay na aking taglay. Ikaw ang siyang nagbigay sa isa'y likha mong lahat ng mga bagay. Sa'yo ang papuri. Awitin mo. Likha mo ang langit at lupa. Walang kapantay ang iyong halaga. Hari ng kalawakan ikaw. Sa'yo ang papuri. Ako'y buhay at sa'yo ang buhay ko. Amen. Dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus, dahil kay Jesus ako'y buhay. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus, bawat araw kay awitin natin sabay-sabay. Dahil kay Jesus ako, sa kanyang dugo, sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus, dahil kay Jesus ako'y buhay. Amen. Sa kanyang dugo, kalayaan ko'y taglay. Hawak niya ako sa kanyang kamay. Dahil kay Jesus ikaw
iyong katapatan. Amen. Walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran. At walang sinumang makahahadla. Awitin natin. Ang iyong bayay, isipin yung mga anak ko, Diyos, tingin pangako'y alalahanin. Sabay-sabay, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay sa pagmamahal. Kainaan ko'y tinumbasan. Kinuhin mo'y awit ng kaligtasan. Amen. Magpupuri kailan pa man ang iyong bayan. Ang iyong bayan. Isipin yung mga ko, Diyos, tingin pangako'y alalahanin. Sabay-sabay, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay sa akin. Biyaya mo, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay. Ang iyong bayay, isipin yung mga anak ko, Diyos, tingin pangako'y alalahanin. Ang iyong bayay, ang iyong bayay, isipin yung mga anak ko, Diyos, tingin pangako'y alalahanin. On your voices. Biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay sa akin. Huwawitin, biyaya mo'y sabay, biyaya mo'y sabay sa akin, sa akin. You give a best clap offering. Biyaya mo'y sabay, Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. 10,000 rason kung bakit ka namin dapat pasalamatan. At sa umagang ito, itataas namin ang aming mga kamay sa para pagpurihan ka, para awitan ka. At hindi kami magsasawa, Panginoon, na umawit at magpasalamat sa iyo. Lifegiver Church, open your mouth and worship Him right now. Ang puso ko'y dinamit.
Sabay-sabay nating amin. Taas ang ating mga kamay. Loobin mo. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Sa lugar na ito, Panginoon, itataas namin ang aming mga kamay. Ngayon at kailanman.
kamay. Only your voice is Lifegiver Church. Palakpakan mo ng pinakamalakas sa Diyos ng buhay sa lugar na ito. Come on, for 10 seconds more. Come on, give your best cup offering. Come on, everybody shout hallelujah! Hallelujah, Jesus. Ito ang awit at pagsamba namin sa umagang ito. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, amen, amen. For that powerful, grabe ang presensya ng Panginoon. Amen. So, good afternoon, Lifegiver family. I know, excited na tayong lahat magbigay, but wait, there's more. Papunta pa lang po tayo sa exciting part. I'm Rosel Soriano from Lifegiver Elliptical. I am not just here to encourage you to give, but also to testify God's faithfulness in my life. So, may question ako sa inyo. Kanino po tayo lumalapit pag petsa di peligro na o sa mga panahong nakagipitan, pwede mo naman siya ibulong sa katabi mo? Totoo naman talaga na nature nating lumapit sa tao kapag nangangailangan na tayo. But let me introduce to you the widow woman na mababasa natin sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. The widow woman is in this passage is in a desperate moment ng buhay niya. Dahil namatayan siya ng asawa at iniwan pa ng utang, makikita natin dito sa desperate moment ng buhay niya, lumapit siya sa tamang tao at yun ay kay Prophet Elisha. Let me share with you two things na nag-highlight sa akin sa passage na ito. Yung number one, the Lord responds according to our needs. What can I do for you? Tanong ni Elisha. Anong magagawa ko sa iyo? Sabi niya sa widow woman, God knows our situation. He knows our needs. Alam ng Panginoon yung mga bills na kailangan nating bayaran. Alam ni God yung mga bagay na kailangan natin i-provide sa family nila. Alam ni Lord lahat ng concern natin sa financial aspect. Alam niya lahat, pero gusto ng Panginoon na sabihin natin sa Kanya lahat ng concern and needs natin sa Kanya. Pangalang question, sabi ni Elijah, what do you have? Anong meron ka dyan? Jar of oil lang ang meron ng widow woman. Hindi lang siya basta jar of oil dahil pag binigay niya ito, walang-wala na yung widow woman. Maybe all of us here ay may mga pangangailangan. Ang question ni Elijah sa widow woman remains the same sa atin ngayon. What do you have right now? And sa pangalawa, the Lord supplies according to our obedience. What is the response of the widow woman? Obedience. Walang-wala na yung widow woman. Ang meron na lang siya bukod sa jar of oil ay ang obedience niya. Because of her obedience, she saw the miracle of God. She experienced a breakthrough from God. Ang empty jars ay napuno ng oil, overflowing pa. Possible yung empty wallet mo, empty bank accounts mo, kayang punuin ng Panginoon. Bills payment, yung mga kabayarin natin, kayang i-provide ng Panginoon. Mga nawala sa'yo, hindi lang po kayang ibalik ni Panginoon, kaya niya pa pong higitan. At katulad sa widow woman, hindi lang po nag-provide ang Panginoon, but inayos niya rin ang buhay ng babaeng ito. And let me share to you my testimony. Maraming naapektuhan ng pandemic at isa na po ako doon. 1 year na lang matatapos na yung sasakyan ko. But because of pandemic, na-stop ang grab. For 1 year, halos naubos ang savings ko dahil shoulder ko lahat ng payment.
But God is faithful. Hindi tumigil ang provision ng Lord. Dahil nagugulat na lang ako, kumikita pa rin ako ng almost 10,000 a month na si Lord ang nagbibigay. Open-minded ka ba? Isa sa mga salitang sinasabi tuwing may investment. And yes, bago po mag-pandemic, ako po ay nag-invest at sa kasamang palad, na-scam din ako ng 150,000. At hindi lang yon, nadamay ko pa ang family ko to invest. Kaya a total of 300,000 ang nakashoulder sa akin. At that time, I feel devastated. Pero like the widow woman, kay Lord lang po ako lumapit. I surrender everything to Him. So, usaping scam, maraming tao po na hindi na bumabalik. But praise God, humarap yung tao na nag-scam sa amin para isettle yung pera. Isettle yung pera na kinuha niya sa amin. And last September, praise God po, nagbayad na po siya. Unti-unti na po siya nagbabayad. At hindi lang po yon, ginagamit po ako ng Panginoon sa kanya to share hope, na may hope sa Panginoon, na meron pang gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Sa season of pandemic, hindi po natin pwedeng ilimit si God. He blessed me with a new business and I promise to God that I will give to Him the 10% of my income plus offering. And I saw how God honors that act of obedience dahil kumikita po ako ng 5-digit a month sa business na yan. Praise God alone. But wait, there's more. Sinurrender ko na kay Lord yung Grab business ko. Sabi ko, i-close ko na siya. Pero iba po ang ways ng Panginoon. Iba si Lord. Dahil last April po, nakabalik na po ako sa Grab. Ang ibig sabihin lang po noon, lahat po nang na-earn ko doon ay consider savings ko na. Dahil by God's grace, fully paid ko na po yung sasakyan. Dumating ang time, nagkaroon po tayo ng campaign about 36 months pledge for Project Solomon. At first, wala po talaga ako sa isip kong mag-participate since naubos po yung savings ko. Pero hindi po ako pinilit ng pastor o ng kahit sino, but si Lord mismo ang nag-convict sa akin para mag-pledge. Ang sabi ko sa Panginoon, if madadagdagan ng plus 1,000 yung income ng business ko, alam ko Lord, para sa bahay mo yon. And truly, ginawa po yun ng Panginoon. And grabe si Lord, may pa-bonus pa si Lord dahil last month, by God's favor po, nakapag-travel kami ng family ko sa Boracay. First time po yon. At syempre, expenses is real, but God is real too. Dahil binalik po ng Panginoon ang lahat ng nagastos ko. At isa po sa pinakamagandang blessing ni Lord, ay growing po ang Agape Life Group. Ang life group po namin, nandito po sila. Hindi lang po sila magaganda, but since nag-start po ang pandemic, kami po ay nagmi-mission. And last month po, ginamit po kami ni Lord sa mga nasunugan sa UP. At nakapag-share po kami ng Word of God sa mga taong nandun. Lifegiver Church, obedience is a decision. Like the widow woman, kaya kahit na nasa pandemic pa, pinili ko pong hindi tumigil magbigay sa Panginoon. Pinili ko pa rin maging extension ng generosity ni Lord sa mga taong nangangailangan. Dahil alam ko, ang tatay ko po sa langit ay faithful. To God be the glory. Before we give, hindi ko po kayo i-encourage magbigay dahil napakadali lang po magbigay. Kahit 5 pesos, 2 pesos. Pero I will encourage all of you to give faithfully. So let's pray. Lord, salamat Panginoon sa hapon na to. Salamat na meron kaming opportunity magbigay, magbalik ng nararapat para sa iyo. Dalangin ko, Lord, na alisin mo po yung takot, pangamba sa puso ng bawat taong nandito. At palitan mo, Lord, ng pagtitiwala na ikaw ang aming provider, na ikaw ang magbabalik ng lahat. Alisin mo po lahat ng worries namin na tuwing magbibigay kami ay mawawalan. But bigyan mo kami ng joy na ang pagbibigay para sa amin ay hindi burden, kundi opportunity na may ibalik ang para sa iyo. Lord, dalangin ko, Lord, na bawat taong nandito, i-bless niyo po sila. It's like the widow woman, isupply niyo po lahat ng pangangailangan nila. Ngayon po, Lord, I pray na magbibigay kami ng may galak at magbibigay kami faithfully sa iyo dahil ang tatay namin sa langit ay faithful. Salamat po. Kayo na po ang bahala sa bawat taong naririto. In Jesus' name, amen. I am Rosel Soriano and I am proud life giver. Happy giving, church! Tayo po tayo lahat. Lahat na may paa, tumayo po. Amen. Tingin kayo sa likod, tingin sa gilid, tingin sa right, sa left.
sa harapan nyo, say hi. Po, wave niya ating anak ko. Pero yun ang pang. Sabi mo sa katay mo, gusto ko na kitang yakapin. Kaya lang baka may sakit ka. Hindi naman. You're healed. Raise your hands. Are you ready? Yung mga nasa taas dyan, are you ready? Mga nasa gitna, ready na kayo? Let's pray, Lord. Today, we allow the Holy Spirit again to speak to us. Holy Spirit is the greatest teacher, the greatest counselor. Hayaan namin, Lord God, that He will teach us great things today. We love you. We just rebuke our evil spirits in the name of Jesus and allow healing in the Holy Spirit to move around, touching each and every one of us with His powerful word and hands. In Jesus' name, everybody say amen. Sabi mo sa katabi mo, sagot ko ng merienda mo, totoo. Promise. Yan, puri ng Panginoon. Today, I'll be sharing about from Psalm 32. Ayun o, Psalm 32. Pero kukuhin natin yung buong chapter. At ang title po ng word natin, You Are My Hiding Place. Naku, kanta yan. Mamaya, pakakanta ko mamaya. Sa Tagalog, tagu-taguan o Diyos na matataguan. At I'll be exposing the word hiding place. Highly metaphorical, ano po. Pero tignan natin, baka makuha natin. Are you ready? Notes. Mag-notes tayo lahat. Diba? History makers are note takers. Amen? 7, You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Naku, ano kaya to? Hiding place, sabi ni David, protect me from trouble and surround me with songs. Palibutan mo ako ng kanta of deliverance. Pero bago ang lahat, punta natin yung verse 1. Walo lang, walong lines ang tatamaan natin. Hindi verses to lines eh. Kasi kanta to eh. 32:1-11, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hands was heavy on me, and my strength was sapped, okay, as the heat of the summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. And I said, I will confess my transgressions to the Lord. Okay? And forgave the guilt of my sin. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. Sila. Yeah. Ano kaya ito siya may? Sila. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance, with instructions you teach you in the way you should go, and I'll counsel you with my loving eye on you. This is a song from 1 to 7. Si David ang kumakanta nito. Ha? Okay, tapos may sila, no? Mamaya kukunin natin yung sila. Tapos, pagdating sa 8, ang Diyos ang kumakanta. Through David. So, yun ang reply ni Lord doon sa verse 8. Kanta ni Lord yan directly sa kanya. So, ano ibig sabihin nito? Unawain natin mabuti. Kasi may sarili siyang kwento eh. Well, pwede yung kwento natin, pero alis mo natin yung kwento natin, checkin natin mabuti ito. Sa lahat ng mga nasa online, tama ba? May online tayo? Right? Pray ng Panginoon Diyos, comment below. Mag-comment dyan. Say, whoa, ready na ako. Ayan. Praise God. Psalm of David. Babangga sa atin yung word na maskil o maskil. Okay? Which means a contemplation. So the song was a song of contemplation. Pagninilay-nilay. Pwedeng pagko-confess, paghingi ng tawad, paghingi ng kapatawaran, o pwedeng paghingi ng kaligtasan. When you say maskil is an instruction. At lalabas yung salitang meaning, another meaning will be worthy of meditation. Bakit yung kanta ay pwedeng pagnilay-nilayan sapagkat napakaganda ng mga pakahulugan na isinulat ng writer. Okay? Tapos, lumitaw yung sila na yun. So, what is sila? Ayan, mamaya pag-usapan natin yun. Ayon sa isang magaling professor at mahusay na writer, and sabi niya, yung Psalm 32 at saka 51
are tuned together. Pareho ng tono. At may possibility na yung Psalm 51 ni David, kaduktong ang 32. Kaya pareho sila ng tono at higit sila, pareho sila ng mensahe. Bagamat may distinctive sila both. Yan. So, puntahan natin yung 51. 12:13, sabi ni David. Nung nangungumpisa na siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad, umiiyak siya, ginawa niya yung kanta 51. Kasi yung 51, pagkatapos in-expose ni Prophet Nathan ang kanyang kasalanan, tinatago-tago niya. Yun ano, na-expose na, umiyak na. Pagdating siya sa 12:13, sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Lord, balik-bulig niyo yung joy. Wala na yung joy. Desa nagawa kong transgressions. Okay? Sabi niya, "Then I'll teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you." Lord, pag ni-restore mo yung joy ko, tuturuan ko rin ang lahat ng transgressors tulad ko. Kung ano ang paraan mo. Tapos lahat ng makasalanan, sabi niya, will turn back to you. Papabalikin ko sila. The way papaano mo ko pinababalik. Ayan. So yan yung 51, 12, 13. Makalib, yung request niya na yan, that I'll teach transgressors your ways. The fulfillment is 32. So 32 now will be, si David now will be sharing yung kanyang contemplation doon sa resulta ng 51, nagpagko-confess niya ng kasalanan, continuity ito, continuation. At itong 32 naman will be the fulfillment of that request na sabi, promise niya, magsishare ako, Lord, sa mga tao. And so this is the Psalm of Penitence. Kaya lang, itong Psalm 32 also is a song of ransomed soul, rejoicing in the wonders of grace. Pinapaliwalag ng 32 yung bounty of God's grace, no? Na the moment yung sin ay na-deal na-dealt with, ito yung biyaya ng pangungumpisal. Ito ang biyaya na pwedeng gawin ng biyaya ng Diyos sa nangungumpisal. Ayan. So kapag na-deal yung sin ng isang particular believer, pangalawa, ang mangyayari sa kanya ay magkakaroon siya ng great comfort mula dun sa sorrow na dala-dala ng kasalanan. Mawawala yung ignorance at mapapaalitan ng kaalaman. Yun ang sinasabi niya. Ibig sabihin, malaki ang makukuha kong kaalaman mula sa nangyaring kasalanan. Hindi para ulitin-ulit, kundi para babalaan ang iba. So yan na yan. So eto na ngayon tayo. Makatid, kaya lang, may uniqueness yung Psalm 32. Kasi wala siya sa 51. Ito na. Can we go to verse 7? Yan ang uniqueness niya. Yan ang uniqueness niya. Wala niyan sa 52, 51. Kasi nag-decide na siya, nag-request kay Lord. Lord, ikaw na lo. Lord, ikaw na ho ang aking maging taguan. You are my hiding place. You protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. So, tatlong bagay ang babangga sa atin dito. Ano yung hiding place? Pangalawa, yung hiding place ba ay related talaga sa full protection ng Diyos sa mulang darating na trouble. Ano ba yung mga trouble na pwedeng mangyari? Gera, civil war, pestilences na pwedeng mangyari? Paliwanag natin. And number three, sabi niya, ano sabi ni David na you surround me with songs of deliverance? Ano yung songs of deliverance? Kanta ng pagliligtas. Yan ang sinasabi niya. Wala niya ng 51. Hiding place si Lord. So, can we go now to 32:7? King James. Oh, ito. Tinatay sa King James Version. At King James. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. And thou shalt compass me about the songs of deliverance. Tapos sila. Yan. Sa NIV, pagtapatin natin yung dalawa, you surround me with songs of deliverance. At sa King James, ang sabi, you compass me about songs of deliverance. So what is this song of deliverance? Pag-usapan natin. So magiging question ko ngayon sa inyo, ay kailan ka magde-decide finally na gawing hiding place si Lord sa iyong buhay? Natanong niyo ba sa sarili niyo? Lord, kailan kita magiging hiding place? Kasi hanggat hindi ka nagde-decide na siya ang iyong taguan, magtatago-taguan ka. Amen?
Lahat ng buhay pa at hindi naaagnas, pakitaas sa kamay. Amen. Sabi mo nga sa katay mo, I'm here. Lakasan ninyo, I'm here. Mga kapatid, kung natutulog ng ating mga kapatid, huwag niyong gisingin. Kayaan na natin siyang panoodin yung susunod na pelikula. Kung may pelikula ako, yung bold film ko ilalabas after po nito. Pero short lang po yun. Okay. Joke. Erase. Tatlo. Anim na bagay. Now, ito na yan. Anim na puntos. Limang puntos nagsasabi pa paano, kailan mo siya magiging taguan. Ayan. Pero yung pangalawa, yung danger, kailan siya hindi magiging taguan sa'yo. Ayan. So, pag hindi ka naging taguan, pag hindi mo naging taguan si Lord, try to imagine na nasa loob ng isang malaking forest ang isang lamb, isang tupa sa gitna noon. Isipin niyo yun. Parang ganun ka. The moment hindi naging taguan si Lord sa iyong buhay. Are you ready? Taas nga kamay ng ready. Lagay mo sa balikat ng katabi mo. Kung may balikat siya, sabi mo sa kanya, ready na ako. Very good. Number one. Kailan si Lord magiging taguan mo? Number one. When God declares you, you're blessed. When God declares you that you're blessed. Kapag pinahayag na ng Diyos, ay, naku, Manny, pinagpala ka. Ha? May kasalanan na pinag-uusapan. Ba't sinabi pag pinagpala? Can we go to 32:1-2? Sabi, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. So that's the opening salvo of this wonderful song. And according to the Prince of Preachers, Spurgeon, sabi niya ganun, at actually the word blessed here is in the plural, can be translated, or should be translated, blessedness. No. Blessednesses. Sabay nga, blessednesses. Yan. Okay na ba kayo? Yeah. Okay, so blessed, or blessednesses. Plural. What is a plural? It's not singular. What's a singular? Hindi siya plural. So, ibig sabihin, ito, mapalad ang tao. So, blessednesses is the double joys. Parang umorder ka ng chicken joy, double. It's the bounty of happiness. Greek word is makarios. Happy is a person. Diba? Mababasa niyo sa Matthew 5 yan. So yan ang blessed is the person. Ayan. Yung Psalm 1:1 yan ang opening. Tinan nyo, open. Can we go to Psalm 1:1? Sabi rito, tells us the way. Sinabi rito sa 1:1:1, yung ways how to be blessed or to be blessed. O bless. Kaya lang ang blessednesses eh. Double blessing yun eh. Psalm 1:1, sabi niya ganito, mapalad ang tao na ang pagsalangsang, ah, mali ako, puta mo, Psalm 1:1, okay. Psalm 1:1, tsaka 2. Yan din nag-opening yan eh. Ayan. Okay? Sige. Blessed is the one who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the ways of the sinners or take or sit in the company of mockers. But those delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So yan. Mapalad ang tao na hindi lumalakad kasama ng masasama. Lumalakad, di ka lumalakad. Number two, hindi siya tumatayo kasama ng mga mapagsalangsang. And number three, hindi rin siya umuupo sa company ng mga mockers. So sinasabi niya, hindi siya lumalakad kasama, hindi siya tumatayo kasama, at hindi siya umuupo kasama. Yan. So tanong, paano kung hindi ko ma-comply yun? So, hindi na ako blessed. Paano kung somehow, eh, hindi ko na ko-comply yung isa na still nakikipaglakad, ang lakarin ng mga taong masasama, ay nalalakaran ko pa rin. Paano, hindi na ako blessed? Yes. Hindi na sinasabi niya eh. Kung yung tatlong ito, ginagawa mo, blessed ka. But, what if failed ka to accomplish the first blessednesses? And you as a Christian fall into sin by compromising your faith? Doon papasok yung Psalm 32. Psalm 32 now shows another way to be blessed.
Ano ang paraan? To make full confession and repentance of committed sins. Balikan natin yung Psalm 32, 1 to 2. So, paano ka mabibless? Paano kung di ako nakakalakad? Sabi niya gano'n, may isa pang paraan. Paano ka magiging blessed? Number one, balikan natin yung 32, 1. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin does not, the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. Yan. Ibig sabihin, mapalad ang tao na yung transgressions niya are forgiven. Hello? Whose sins, yung kanyang kasalanan, naku po, ano ba ito? Iba-iba ba ito? Transgression. Whose sins are covered, number two. And number three, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Tatlo ito. So ano yung tatlo? Ano yung papatawarin ni Lord? Ayan, unang-una, tinan natin muna, transgressions. Tinan natin, andyan ba yung barba? Yan, transgression. So what is transgression? Okay? Sabi nito, transgressions are forgiven. So what is transgression then? Transgression is crossing a line. Sa Tagalog yan ay pagsalangsang. Malalim yung Tagalog, maganda. Pagsalangsang. Parang nagpa-file ka ng isang bagay. O pwedeng lumalampas ka sa isang bagay na naka-file na nagsaset bilang boundary. Ah, yun ang meaning. A boundary. So, it's crossing a line, a boundary. Number three, defying authority. Ayan, called pagsalangsang or overstepping. Ito yung limit mo lang, nag-overstepping ka ng ganun. That is pagsalangsang, that is transgressions. Ngayon, para maintindihan natin kung ano ang transgression, purihin ng Panginoon Diyos, eh, malaki yung transgression sapagkat ang Ten Commandment ay file or list o inventory ng lahat ng pwedeng makumit na pagsalangsang. One of which is idolatry. Most na nakalatag sa Ten Commandments ay capital punishment ang hinarap niya, katulad sa hindi paggalang sa magulang. Pinapatay sila nung araw. Ang idolatry din, ang katapat nun ay capital punishment. Then, bawal na bawal din sa kanila nung panahon na yun. And so, napigat yung transgression. Number two is sin. So, ano yung sin? Yung idea ng sin, idea behind is falling short. May certain criteria o standard na hindi mo naabot. Tinatry mo maabot pero hindi ka tumama. Parang tono, full note, na hindi mo naabot, na nag-half note ka. Kasalanan pa rin yun. Madami yun. Hello? So idea behind is falling short or missing the mark. Na-miss mo yung mark, na-miss mo yung cherry. Dami nun, mga kasalanan natin. Number three, what is iniquity? Iniquity is crookedness and distortion. Ibig sabihin, may isang bagay na dinistort mo. Katulad ng mga tunutugtog dito, di ba? May mga electric guitarist natin, ayan, itong string guitar na ito, ay dinidistort nila yung tono, ay yung ano, yung tunog. Pwede yun, distortion yun. Katulad ng ang pagkatao mo, dinidistort mo into something na hindi ka yun. Distortion din yun. Nakuha nyo? Ito yung sinasabi ni David na kino-confess niya. Now, listen carefully. Are you ready? Are you ready? Yes. Blessed ka raw kasi, bakit? Because forgiven ang transgression. Hindi, pinapatay yung nagkukumit na. Yung sabat nga, napapatay nila yung mga taon hindi nag-o-observe ng sabat eh. Pero sabi ni Lord, blessed. Sabi nito, forgiven and transgression. Number two, yung sin, yung missing the mark, sabi niya, covered. Tinakpan. And number three, yung iniquity, sabi niya, he does not count and impute. Hindi na niya bibilangan yung iniquity, hindi rin niya iduduktong sa iyo. Verse two. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them and whose spirit is no deceit. So David here, di ba, prior sa kanyang buhay nung araw because he was living a double standard eh. Double living siya eh. Ang sabi niya, blessed is the one whose sin and the Lord does not count against them and in whose spirit is no deceit. Ibig niya sabihin,
Nagde-decide na si David na hindi na siya mamuhay doon sa double standard niyang buhay na meron siyang transgression, sins, and crookedness. Kaya hindi niyo na ba napansin na si David after falling into foul sin with Bathsheba, diba, decided to cease to live the double standard life. At ano nangyari sa kanya? Naging transparent siya sa pamumuhay bilang follower ni Yahweh. So, ano yung sabihin nito? Ibig sabihin nito, this is honesty. Kaya minsan, naiingit tayo sa mga taong maayos ang buhay, pero sinasabi ni David, hindi naayos ang buhay ko nung hindi ako muna nag-confess. So, be honest. Sabi mo sa akin mo, be honest. God will make you honest. Do not deceive yourself because the greatest deceit is deceiving yourself. Self-deceit. Nagpe-pretend ka ng isang bagay na hindi ka. Amen? So, anong lesson? Ang sinasabi natin, unang-una, huwag kang magtatago ng kasalanan sa Diyos kasi hindi ka magtatagumpay, katatago. Tama ba yan? Number two, hindi ko na papaliwanag yan. Number two, kapag totoong naamin ang kasalanan at tinawag mo itong kasalanan, transgression, crookedness, sin, tatawagin ka ng Diyos, pinagpala. And number three, mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimot na, ang maaalala na lang niya, pinagpala ka. Ilan dito gustong pagpalain? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ilan dito gustong pagpalain? Mag-confess ng kasalanan. Hindi magtago. Kaya pag kumakita ka ng mga issue like debt, di ba, versus Amber or Heard, nagre-reflect ang kanilang kahinaan sa iyong natatagong kasalanan. Hindi yung magko-comment ka na roon, tama, di ba, galinto, hiwalay pa more. Don't do that, you're a Christian. Lord, ako, paano yung marriage ko pwede maging galinto? Warning. Number two. Yung number two, ay hindi prerequisite para makagawa si Lord ng hiding place. But, kapag ginawa mo ito, hindi ka makakakuha ng hiding place. Number two. Okay? Ready na? When we keep silent, keep our sins. Continuation ito, nung kinakwento kayo na. So, yung point number two, exposes you in the open field. Pag meron ka nito, hindi magiging hiding place si Lord sa'yo. When you keep silent and keep your sins. Basahin natin, verse 3. When I keep silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hands was heavy on me and my strength was sapped as the heat of the summer. So, gaano yan? Unang-unang tanong, pangalawa ang puntos, gaano kahirap ang may kasalanan na bit-bit sa buhay? Ilan dito ang nakaranas na meron kang tinatagong kasalanan ang bigat? Pakitaas nga ang kamay. Taas ang kamay. Very good. Huwag niyong pagmalaki, pero taas lang yung kamay. Very good. Dama ba? Mabigat ba ang kasalanan o mabigat? O magaan? Mabigat. Bakit? Ayan na. Sabi nito, no? Kailan bibigat yung kasalanan? When I am, sabi ni Pablo, sabi ni ano, ni David, when I am silent, my bones wasted away. And so I groan all day long. So meaning, keeping silent will never help a sinner to be set free. Yung sinasabi nilang, kaya ko to. Di ba narinig niya pag may nagko-comment? Kaya mo yan. Yan. Napaka-encouraging yung message, right? Pero hindi siya helpful. Kasi may problema ang tao na nasosolve lang through confession. Lalo na kung ang issue ay kasalanan. So, ibig sabihin, keeping silent will never help a sinner to be set free. So, if you think that silence helps you to maintain your spirituality, no. Hindi. Bakit? Kasi yung repercussion ng kasalanan, okay, ay tatama sa katawan. Kaya ang sabi ni David, sabi niya, my bones wasted away. Sabi niya, nanghihila ang katawan ko, ang buto ko ay nag-aaklasa, nalalaglag sa kanyang kinaduduktungan. Ayan.
So ibig sabihin, yung unconfessed sin, tinuturuan yung taong maging silent, okay? Kaya lang, ang sabi rito, ang magiging resulta, yung buto niya, pangalawa, he will what? Ano sabi niya? Ano sabi rito? He will continue to groan that may lead to oppression and depression and finally leads to death. Yun ang sinasabi niyang danger. Once na ang kasalanan ay hindi kinukonfess. Bakit kailangan na i-confess? Ito kasi ang nangyari sa verse 4. Can we go to verse 4? So verse 4 now describes the source of this heaviness. Bigat eh. Verse 4. Sabi niya, abi ni David, for day and night, your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of the summer. So David now discovered the source. But saan to galing? So he understood through the Holy Spirit that his misery was directly connected from the oppression of unresolved sin, which is rebellion against God. So nakita niya na kapag hindi pala kinukumpes ang kasalanan, ito mangyayari. So ano sabi niya? It was not the hands of Satan. It was not the hands of the evil king. The power behind this misery, sabi niya ganun, was the hands of God. Yung kamay ng Diyos, nakapatong sa'yo. Hindi, kasi Satanas to, sinabi na nga ng Bible, yung kamay ng Diyos eh. Of course, huwag natin isipin na may kamay talaga si Lord, no? Gumagamit ang Bible na tinatawag nating anthropomorphism, na gumagamit ang Bible ng mga anyo at katawan ng tao in order maintindihan natin. Pero ang nararamdaman niya talaga, mabigat. Hindi naman siya sinasabing yung isang daliri ni Lord ay nakapatong sa leeg niya. Hindi yun ang sinasabi. Pero pinapakita lang na, ah, parang tao na dinaganan ng isang tao. Ayan. Hello? Mabigat. Ilan dito ang naranasan niya yan na nagkasala siya? Pero mabigat. Hindi, yes. Taas nga ang kamay. Sige na. Di ba? Naranasan niyo yan? Di ba? Ang bigat. Nakapatong sa iyo ang Meralco, Maynilad, ang bigat. Tama ba? At ang mga, di ba? Ang pinakamabigat talagang problema natin, yung message ng ibang tao na humihingi sa iyo ng pera, na parang may patago, ayun, talagang heavy yun. Wala kang kinalaman doon, pero kasali ka eh. Hello? Sabi ni Spurgeon, sabi rito, God's hand is very helpful when it uplifts. But it is awful when it presses down. Kaya sabi niya, better a world on the shoulder of Atlas. Di ba, naalala niyo si Atlas? Di ba? Pasampasan niya ang buong mundo sa kanyang balikat. That God's hand's on the heart like David. Mas mabuti pa raw ang mundo sa balikat ni Atlas kaysa sa kamay ng Diyos na nakadagan sa puso ng tao. So tanong, anong benefit ng kasalanan? Wala. Ihihinto ka ng kasalanan sa magaan na buhay, sa magaan na kamay ng Diyos. Bakit? Ibira mo yung kamay ng Diyos na tutulong sa'yo, nakadagan sa'yo. So ang tanong, bakit ka blessed? Mag-uumpisa ang blessed life the moment yung David magkukumpisal ng transgression. Transgression, hindi siya kukumpisal. Itatago siya eh. Bakit? Nakakahiya siya eh. Kaya hiya pa more. Amen? So grabe ang resulta. So anong result? Here are the results. Number one, guilt. May guilt yung tao. O sino ngayon, sino magiging productive sa guilt kahit sa opisina? Hindi ka magiging productive. Sino magiging productive sa church kung may guilt? Number two, separation from God. Sino magsusurvive kung wala sa iyo ang Diyos? Number three, lack of true fellowship with God. Paano ka mabubuo? Hindi mo ka-fellowship yung tunay na persona na nagbubuo ng buhay mo. Number four, grief. Pero mo bukas yung grief po? A grief, yung lahat ng lungkot at, you know, lungkot ng buhay. And number four, it will result to have a seared conscience. Dati good yung conscience mo, clear ang conscience mo, seared, sanay na. Kaya yung familiarity sa kasalanan, delikado yan. Kailan mo malalaman ang kasalanan ay heavy na? Kapag familiar ka na sa kanya, na ginagawa ito, tuwi-tuwi na. Hello? Lesson. Sulat. Huwag kang magtatago ng kasalanan sa Diyos.
Hindi ka magtatagumpay, kakatago. Amen? Meron ba rito na may kasalanan na nagawa na tinatago? Kung meron, confess it. Amen? Huwag sa Facebook. Hihiwalayan ka ng asawa mo. Amen? Number three. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number three. Kailan ka makakakita ng hiding place sa Panginoon? When we acknowledge our sins and expose it. Inacknowledge mo, tapos kinonfess mo. Verse 5, then I acknowledge my sin to you. Ito yung turning point na eh, ni David eh. And did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression. Ano yung transgression niya? And you forgave the guilt of my sin. Ano yung transgression ni David? Dalawa. Adultery. Immoral act. Adultery. Adultery din sa babae. Sa kanya is excessive sexual desire. Another sin is murder. Transgressions yun. Yung sin, yung anak-anak nun. Yung anik-anik. At yung iniquity, yung pagbabaluktot ng katotohanan, yung pagtatago. Na kunwari, gagalawin ni Uriah yung asawa niya para pagtakpan nung malaman niyang buntis. At yung iniquity doon, yung paglagay sa kanya sa front line. Murder din yun, pero iniquity rin siya. Ganong kabangis. So, paano ka makakapag-umpisa maglagay ng hiding place kay Lord? When we acknowledge our sins and expose it, tingnan natin, then, I acknowledge my sin to you. Yan. Sabi ni David, in-acknowledge ko na po. See, transgression. So he was talking about the sin he committed with Bathsheba. Pwede mo sabihin, eh kasi naman kasalanan niya kay Bathsheba eh. Bakit naman si Bathsheba naliligo siya sa ano, sa labas. Nung panahon po na yon ay magliliguan ang mga babae sa labas sapagkat walang lalaki. Sapagkat ang lalaki ay nag-engage sa gera. Pangalawa, ang bat talaga nila nasa labas. At ayon nun, ikatatapos lang ata ng kanyang menstruation. And so, meron yatang pinapractice at ino-observe si Bathsheba na isang uri ng mga panghudyong gawi in order ma-observe ang paglilinis ng isang babae mula sa kanyang karuman ng menstruation. Pero talong, sino naman mag-iisip na may tao na nasa taas, nasa terrace, na nanonood ng bolt show sa baba, nasa may naliligo, ayan problema. Mga babae, huwag maliligo sa labas. Amen. Amen? Mga lalaki, taas ang kamay ng mga lalaki, sa gera pumunta. Hello? So, anong nangyari dito? Ayun na. So, he was talking about his sin he committed with Bathsheba, and then another sin is he murdered her husband to cover immorality. And number three, his excessive lust for Bathsheba. Sobrang, sorry for the word, kamanyakan. Next, ano yung na-acknowledge niya? Double life. He lived to hide those sins. You know, feeling okay. Daming ganyang Kristiyano na devastated na ang buhay nila, ang kanyang marriage. Okay pa rin siya. Kumusta ka na? Solve natin. Ay, hindi, okay, makialam. Okay naman. Hindi na okay. Hello? Hello? Hypocrisy. Or pwedeng living a double life. Sabi nito, now he's now ready to confess. May kaibigan nga akong pastor, ang sabi niya nung araw to. Sabi niya, Bishop, gusto ko na mapahiya eh, para mahinto na to eh. At ang tanging paraan niya, para huminto na yung kasalanan, eh gusto ko na mapahiya para tumigil na to. Yung pagpapahiya, minsan ay pagpapala, in order, lumaya. Are you still with me? Yung mga nasa likod dyan, nasa kadiliman doon sa taas. Are you okay? Kasi may liwanag dito. Are you okay? Buhay pa ba kayo dyan? Ayun, para nanghihina na rin sila. Okay lang.
Bishop, ang dami naman nagko-confess ng sin eh. Oo, nagko-confess sila para ipagmalaki. As a matter of fact, may mga tao nga, Christian to ha, nagkakasala sila, nakagawa sila ng kasalanan, sasabihin nila sa live group, nagmamalaki pa. Ha? Yung kasalanan dapat ikahiya, ay kasalanan dapat pang ipagmalaki. Ah, talaga? Paano nangyari yun? Hello? So, ang dami naman nagko-confess, kaya lang problema natin, not genuine, not sincere. As a matter of fact, kumukolekta sila ng kasalanan para maging testimony, para makadeceive ulit sila ng ibang tao, or maging speaker sila sa mga mahalagang speaking engagement. Ay, panagkasala ako ng immorality, pwede ako magturo sa ano, sa life retreat. Ha? Kailangan pang gawin yun? Nangyayari yan. Do you agree? Ang sabi rito, I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. Sagot ni David, oh, tingnan natin, I will confess my transgressions to you, my Lord. Lord, sasabihin ko talaga sa iyo yung kasalanan ko. Yun na yun. Yun ang pinakamalaking, galaw ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao ay ipaamin sa nagkasala, transgressors, ang kanyang transgression. Yun ang sinasabi niya sa Psalm 51:13. Sasabihin ko na yung transgressions. Ano ang privilege ng pagkukonfess ng kasalanan? Proverbs 28:13. Ang sabi ng Proverbs 28:13, sabi niya, whoever conceals their sins does not prosper. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Sino ba yung mercy na yan? Ganda. Babae na naman ba yan? Sister Mercy, MX3 na tayo dyan. Hello? Whoever conceals the sin does not prosper, but the one who confesses it. How many here wants to prosper? Raise your hands. Begin to confess. Kaya kami, misis ko, ako, mga anak namin, may mga session kami of confession our sins. Ang pinaka-peak ng aming buhay, pamilya, ay ang makita namin ang imperfection namin, even though ang pamilya ko ay pamilya ng mga pare. Nung kami nagburakay, hindi naman kami nag-enjoy. Kulang ang pera namin. Si Rochelle, sana nandiyan ka. Abutan mo ako. Pero pinakamaganda naming usap at meeting ay ang bawat isa ay nagkukumpisal ng kasalanan na nagawa. Hindi para gawing panunumbat, kundi para iangat at pagbigyan upang makapagtayo muli ng pangalawang tahanan. Andiyan ba kayo? Hallelujah. Sige, tuloy mo. Ikaw kahit mag-isa. Sige, huwag ka maya. Tuloy mo lang. Hindi siya lang. Siya lang po. Are you okay? Mga kapatid, pasensya na po kayo. Si Pastor Manny, papagalitan kayo pero patatawanin ko rin kayo. Tama po ba? Pagsasabayay natin. Praise God. Prophet, saying you forgive the guilt of my sin. Here comes God forgiving. Di ba? Not because David earned it, but he just received it from God. Kasi nga nangumpisal na. Kaya dapat talaga, sana umamin si Adam sa kasalanan. Ang sagot niya, itong babae na ito eh. At yung babae naman, itong ahas na ito eh. Kawawa yung ahas, walang naturo. Sino tuturo ko rito? Yung taga Lifegiver, sabi nung ahas. Lesson, ang unang pag-amin sa kasalanan ay tatawagin. Ang unang pag-amin sa kasalanan ay tawagin itong kasalanan. Kasalanan at hindi kahinaan. Eh, weakness naman ito. Hindi ka mare-restore dyan when you address transgression as weakness. Walang revival yan. Number two, declaring sin as sin is the first step to forgiveness. Amen? And number three, mas madaling maglantad at mapahiya kaysa magtago at completely mawala ng mukha. Puro yung nangyayari. Amen? Number four, wala po tayo oras. Number four, kailan tayo makakapagtayo ng hiding place kay Lord? Paano? Kailan natin mapapasok yung hiding place natin kay Lord? Kailan makapagtatayo si Lord ng hiding place natin? Number four, when we start to come back, pray to God sincerely. Sabi ni David, therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. And surely the rising of the mighty waters will not search them. Highly metaphorical yung pangalawa. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. Tagalugin natin. Kaya mananalangin sana ang lahat ng matapat sa iyo. Habang may panahon pa.
Kung dumating man ang kapagatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. So yun ang meaning pala noon. So ang question ko rito sa verse 6 is, anong klaseng prayer to? Ano ba to? Prayer na contrition? Ano ba to? Prayer ng supplication? Ano ba to? Prayer asking for deliverance? O ano ba to? Baka ito ay thanksgiving? No, ito pong prayer na to is called the prayer of the faithful. Okay, ang tawag nito ay prayer of the faithful because the prayer of the faithful is a prayer. Listen carefully. The prayer of the faithful is a prayer that exposes one's uncleanness and wants to come back to his faithful God. Ibig sabihin, yung prayer of faithful wants restoration. Kaya one major prayer of this faithful one, alam mo, number one niyang gagawin is to expose his and her unfaithfulness. Kasi wala talaga siyang yabang. Hindi nga niya naiisip na malinis siya. Hindi. Malinis ang tao, ang tingin ng tao sa kanya, pero siya, tatanungin mo siya, hindi, marumi po ako. Yun ang makikita mo sa faithful. Alam mo, faithful yung tao. Hindi yung, ano nakuha akong kasalanan? Bakit? Okay naman ako kay Lord ah. Bakit galinto? Yung prayer ng mga Pharisees, hindi ho yun ang prayer niya. Okay? So ang prayer niya is to come back. Okay? Wala siyang inhibition, wala siyang reservation, walang shame of how shameful he or she was before the Lord. Nagkasala po ako, Pastor, ng isang kasalanan na hindi ho dapat gawin sa asawa. Wow. Nagkakasala po ako sa isip. Wow. Meron akong ganun, nakausap pa ganun. Tinawag niyang kasalanan talaga si kasalanan. Ay, pwede mo pang ayusin yung wordings? Hindi niya inayos. Hindi niya sinugar coat. Ay, kung mare-restore to. True enough na talaga na-restore siya. Okay? Tama siya, ang galing. So, yun na yun. So, David now, okay? So, conscious siya na baka umalis siya o tumalikod siya o lumalayo na siya sa Panginoon. Lagi yan. Tuwing gabi, Lord, lumayo ba ako sa iyo? May nagawa ba ako sa iyo na nakapagpalayo sa iyo sa piling mo? Ayan. So, David now concluded that all faithful should pray. Ito yung prayer ng faithful. At alam ng faithful papaano niya ibabalik ang sarili niya sa Panginoon. Kasi talagang faithful siya. At alam niya, any act of unfaithfulness sa isang faithful na Diyos. At pinag-aralan niya yun. Bakit siya dapat bumalik kay Lord? Ito po, while you may be found. Sa Tagalog hanggat may panahon pa. Or, sa Tagalog hanggat matatagpuan ka pa. Alam niyo ba? Na maraming mensahe na ang Diyos ay hindi tayo iiwan. God will never leave you nor forsake you. Pero alam niyo ba na ang Bible ay hindi nagtago ng kwento ng mga taong iniwan ng Diyos? Like Eli. Before ng exile ng Jewish nation, sa limang huling hari, iniwan po sila ni Lord. So huwag sabihin sa akin na hindi lang iiwan si Lord. Hindi po. May iniwan ho si Lord. At ang mga salitang ito ay salita na lang ho ng mga taong magaganda magsalita. Si Judas, binigay na ho siya kay Satanas. Kaya sagot ni David, Lord, alayaan mong bumalik ako hanggat natatagpuan pa kita. Mga patid, hanggat nararamdaman niyo si Lord, huwag kang umalis. Hello? Hanggat may panahon. Hanggat nahihila mo pa yung dalawa mong ng dalawa mong paa ang iyong katawan papunta sa church. Kasi darating ang panahon hindi mo na mahihila ang katawan mo. Pabalik sa Diyos. At yun ang message ng parable of the prodigal son. Because turning away from God is a common sin among believers. You know why? God is always taken for granted. Ang pinaka-abandon na persona sa universe ay hindi ikaw. Kasi may kwento ka nga na, inabandon ako, Bishop, may contribution ka rin. Hello. Dahil tao tayo. Ang pinaka-abandon na persona sa buong universe ay ang Diyos.
na iniwan ng tao. At bago ka iwan ng Diyos, sisiguraduhin sa'yo ng Diyos nang iwan ka muna bago kanya iniwan. Tama, hindi maganda yung sinabi ko. Amen? Can I hear an amen for that? Kaya ang kasalanan ng Israel, lumayo sa tunay, tapos naglingkod sila sa mali. Kaya malaki ang punishment ng idolatry. Malaking sakuna ang nangyari sa kanila na sana hindi maulit sa atin. Kasi ang daming namatay because of idolatry. Tama ba? So Yahweh, on the other hand, is a merciful, forgiving, and able to address the real needs of the soul. So why run to false gods? At ang pinakamalaking kasalanan ng bansang Israel ay ang palitan ng Diyos, ng Diyos-Diyosan. What's the lesson here? Pray. Are you faithful? Yes, pray. Pray the prayer of the faithful. Lord, tulungan mo kong huwag kang iwan. Lord, tulungan mo kong huwag kang pabayaan. Lord, tulungan mo akong dumikit sa iyo. Lord, ano yung nagawa ko? Baka may unfaithfulness ako. Yun yung prayer ng faithful. Yun ang reason bakit tayo preserve. Dahil doon, meron kanyan. Amen? So what's the lesson? The lesson, yes, masarap kausapin ng Diyos. Pero mas masarap bumalik sa kanya. Number two, turn from sin, yes, and turn to God. Turn from sin and turn to God. Number five, when you surrender, kailan tayo magkakaroon, makakapagtayo ng hiding place kay Lord? Papaano rin magtatayo ng hiding place sa iyo si Lord? Number five, when you surrender fully and make Him your hiding place. Kapag sumirender tayo fully at nag-decide na talaga tayo, Lord, ikaw na po ang aking paguan. Verse 7, you are my hiding place, you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Tagalog. Kayo ang aking kublihan, iningatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Ayan. Tapos option ng sila. Bakit mo yan? No? Tama ba? Nakalagay sila. Lakbalik mo nga yung verse, sila. Ayan. Tagalog, ayun. Wala kang sila. Ayun. Basta yan may sila to. So question siguro ang tanong nyo, Bishop, ano yung sila? Ang sila, ibig sabihin nun, ay hindi sila. O, di ba? Hindi tayo sila. Okay. Okay ba yan? Hindi po yun. When you say sila, is an instruction to break in during singing. Huminto ka muna. It means forever. But, ang ibig sabihin din ng sila, pause ka muna, then contemplate. Kasi ang laki nung sinabi nung kanta eh. Ayan ang ibig sabihin nun. Pangalawang tanong, Bishop, ano yung sinasabi niya na songs of deliverance? Ano yung songs of deliverance? Yes. Here are the songs of deliverance. Tira natin. Yan. Psalm, half of the psalm, almost half of the psalm. Marami pa ito, hindi ko na nakuha lahat eh. Are songs of deliverance. Yan, chapter 1, 8, 13, 23. Song 32, Song 34, 40, 51, 50, 69, 70, 80, 90. Songs of Moses, 90. Ayun, Songs of Moses, 90. 91, 97, 92, 110, 111, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lahat yan. Marami rin songs of ascents. Maalat yun, huwag niyong kantahin. Ascents. Hindi, pumapalik sila. Literal, pumapalik sila. Meron ding songs of imprecatory na gumagante sa kalaban. Yun, ayaw na ng Bible yun. Nagsalta na si Jesus dun na huwag niyong gawin yan. But this is songs of deliverance. Sabi niya, Lord, gusto kong, Lord, ikaw na ang aking kublihan. Tapos iligtas mo ako sa kapahamakan. Tapos palibutan mo ako ng awit ng kaligtasan. Ayan na, okay. 1, 8, 13. Amen? Hello? So sinasabi niya ganun, bakit hindi ka palibutan ng awit? Ang kinakanta natin, ano mga kanta natin ngayon? Mga kantang mapapait na iniwan, tama ba? Inabandon. Ano pa mga kanta natin ngayon? Kanta ng mga, ano yung tawag natin yan? Kanta ng mga ano, ang kanta natin ng unfaithfulness, di ba? Mahal kita, kapantay ay langit sinta, at lagi kong dasal sa may kapalang lumigaya ka. Aba, may asawa na pala yung babae, pinagnanasaan pa rin niya. So may mga kanta tayo of unfaithfulness. Kasi ang kanta ay nag-go-go-burn, nagsasuggest sa atin. So kailan tayo magkakaroon ng magandang kanta? Kapag nag-decide tayo na kumanta ng mga kanta ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan.
So sabi niya, I will saturate you with this, with song number one. With song number eight. Ah, papalibot lang kita with song number 90 of Dave, of Moses. Ay! Yung power ng song 91. Amen? Follow up ko sa iyo, yung power ng song 97. Sabi niya, palilibutan kita ng awit. Ano lumilibot sa inyo tuwing umaga? Ano kinakanta niyo tuwing umaga? Give thanks with a grateful heart. Tama ba? Ano pa? Mga kanta niyo? Ano ulit? How great is thy God? Tama ba? Our God. Tama ba? O yun, ano pa? Ano mga kanta niyo? Hayaan niyo yung kanta na yung palibutan ka. Kasi bakit? Bawat kalakip ng lyric na nilalagay, nilalapat sa kanta ay may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi ang bawat liryo ay salita ng Diyos. Nakikipag-combat siya, lumalaban. Habang kumakanta ka, nag-i-enjoy ka at nagsasayaw ka, gumagalaw yung kapangyarihan ng bawat lyric sa tono, gumagalaw laban sa kapangyarihan ng demonyo to execute judgment. Di ba nakalagay sa Bible? Hello? And before you continue to sing the next stanza, sinasabi niya, sila, pause, have a great deep break, breathe, contemplate on God's glorious power upon you above your heart and life. Sila means follow God's instruction, listen, and then follow God's leading. So anong gagawin natin? Declare! So anong gagawin ko ngayon? Declare that He is your hiding place. Declare that He will continue to protect. And number three, declare the power of all these songs. Kasi meron siyang power lahat ng kanta na yan. May kapangyarihan. Lalo na kung kabisado mo yan. Hindi yung kinakanta natin ay kanta ng mga tao na puno-puno ng kalungkutan. Kaya minsan pa nagtanong ka, tinanong mo yung gumawa ng kanta, kailan mo nagawa yun? Kasi ginawa ko yung kanta yan nung iniwan ako ng asawa ko eh. Muntik na ako masibat ng pana, yan ginawa ko yung kanta na yan. Kung ano yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa iyo. Sabi niya, hayaan mong palibutan ka ng kapangyarihan ng mga awit ng kaligtasan. Amen? Amen? Lesson, when you turn to God, when you surrender to God fully. And when you are down and in the peak of your life, sing. Sinishare mo na kanaasawa mo? Sing. Titigil din. Pag hindi tumigil, ikaw na magpatigil. Sing. Sabi mo sa katayin mo, sing, umawit. And last, but not the least, number six, when you hear God's voice and understand how much God, how much He loves you. When you hear God's voice and understand how much He loves you. Verse 8, this is the last verse. Promise, I'll instruct you and teach you in the way you should go. And I will counsel you with my loving eyes on you. Wow! Kumakanta si Lord. Zephaniah 3:17 yata, kumakanta si Lord. Kala mo, kumakanta ka every Sunday. Pumunta ka sa church, ang inabutan mo word, late ka na. Hindi, word naman, nakahabol ako. Hindi! Hindi mo narinig si Lord kumanta kasama mo nung kakantahan. Kaya huwag niyo kaugalian na malate. Dapat andun ka na, nakapwesto ka na sa upuan mo. Kasi maniwala ka sa akin, akanta ang Panginoon at kakanta ka at magugulat ka kung paano kayo magduduwit, kung paano gagalaw si Lord mightily sa iyong buhay. Amen? So here comes God, the Lord. Sabi niya ganoon, here comes the Lord, our hiding place, answering us, singing to us. So ano nangyari? The voice of God is our hiding place. Sabi niya ganoon. When you hear God's voice, I will instruct you and teach you in the way you should go. So the voice of God is our hiding place. Now, familiar ka with the word of the Lord. Number two, I will instruct you. Yun ang hiding place. When you begin to listen to God's words, clearly, narinig mo na sinasabi niya, I will instruct you. And number three, and teach you in the way you should go. Yun ang hiding place. Dadalhin kita sa lugar kung saan kita dadalhin. Doon kasi, yun ang hiding place. Ano hiding place? Yung boses ng Diyos.
Anong hiding place? Yung instruction ni Lord. And number three, yung teaching ni Lord, yun ang hiding place. At sabi niya, I will counsel you with my loving eyes on you. Sabi niya, yung mata ko, anak, yun ang hiding place. Yung mata ng Diyos, nasa iyo. 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. So, anong hiding place? The moment nakuha mo yung mata ng Diyos na na-stuck sa iyo, yun ang hiding place. Na yung boses niya, sumuot dito, tapos narinig mo yung instruction niya, sumuot dito, tapos narinig mo yung teaching niya, katulad ngayon, nangyayari na, sumuot din dito. So what's the lesson? Learn to listen. Love the instruction. Desire His leading. And desire His direction. I have a good news to all of you. We found our hiding place in the presence of our Almighty God. There was a popular song during the 70s, latter part of the 70s. Ano to eh, matandang kanta ito eh, nakinanta ng araw. Bago pa mga Don Moen na magagaling gumawa ng kanta. At ang kantang ito ay nagbago ng buhay ng marami. Sa timdi ng maraming pagsubok na dinaanan, they learned to sing this song based on, text natin, verse 7 of 32 of song. At ang dami na bago. As a matter of fact, yung salitang hiding place ay ni-release ni David o ni Jonathan kay David nung panahong papatayin siya ng tatay. Sabi niya, my friend, punta ka sa ilang and find your hiding place. Brothers and sisters, this world is not a safe place anymore to stay. The safest place in the world can be found only from God, our Savior, Jesus Christ. Siya lang ang ating hiding place. Tatayo tayo lahat. I have a good news. We will sing this song. May kakanta pa ba akong kasama? Yan. Pasensya na kayo, puro matatanda ang kinuha ko kasi panahon nila ito eh. Pero habang nakaupo kayo, kakantahin namin po rin ng Panginoon Diyos. Pumuna muna kayo, tapos mamaya sasabay kayo lahat sa akin. Sige. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I want all of you to stand, please. And begin to raise your hands. Mga kapatid, I have a good news to you. You will find your hiding place, and your hiding place is only the Lord. God is a safe refuge. Pwede siyang sumbungan at takbungan, at sa panahon ng paghihirap at kadustayan, you will find your strength from Him in the Lord, in His hiding place. Decide today to surrender your life to the Lord. Surrender.
Sabi mo, Lord, i-confess ang kasalanan. I'll tell you this, hindi ka lugi. The moment na confess ang kasalanan, that is the time na tumatayo ang hiding place mo at kahit anong sakuna pa ang darating sa'yo, the moment hindi nagkaroon ng legal hold ang demonyo sa kasalanan mo, I'll tell you this, nasa isang safe place ka at ang place na yan ay ang ating parang. Close your eyes right now. Let's continue to sing. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Wherever I pray, I will trust in. Mga kapatid, suko ang iyong buhay sa Panginoon. Suko ang iyong kasalanan. Suko ang iyong plano. Suko ang iyong kalooban. Suko ang iyong will. Mag-umpisa kang magtayo ng bahay sa Panginoon sapagkat sa panahon na kailangan mo ng taguan, ang Diyos lang ang iyong masusumpungan. If you will decide today making Jesus your hiding place, that will be the greatest decision of your life. Lord, lumalapit kami sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawa. Hindi kayang paliwanag. Nasaktan ng pamilya, nasaktan ng bansa sa mga nakatagong kasalanan. Humingi kami ng tawad sa iyo, palapitin mo o receive mo, makabalik kami at ina-acknowledge namin ang aming kasalanan na maging ang aming mga pagkakamali at humihingi ng awa habag upang hindi ma-charge ang transgression, hindi ma-charge ang iniquity, hindi ma-charge ang kasalanan. Sino makakatayo sa harapan mo sa mga ito? And so we ask you like now, Father, through the blood of Jesus Christ, to wipe out our sin and release us from the sting of death and sin. At hayaan mo, Panginoon, lumaya kami right now, minister. Allow the Holy Spirit to minister to you. Lumaya ang bawat isa mula sa harapan hanggang sa dulo, nasa gilid. Lord God, set them free right now. Let there be full surrender of one's life to the Lord Jesus Christ. I pray for healing right now. I pray for healing, for deliverance right now. Allow yourself to be ministered to by the Holy Spirit. God is setting you free now. Now. You are forgiven now. You are forgiven now. The Lord is erecting a hiding place. Live there. Stay there. And you will be saved. Salamat, Lord, sa iyo. At naniniwala kami na gumalaw ka sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin. Tayo po ay magbe-breaking of the bread na sa labas ang paraphernalia. Lord, marami pong salamat sa iyo, sa ginawa mo sa amin. Thank you for that wonderful word. Salamat po, Panginoon, nag-sink in sa aming mga puso. Si Jesus, bago ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, panagperapresot at sinabi itong aking katawan na binibigay sa inyo, at tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming karumhan, and we ask you, Lord God, right now, that make us worthy to receive the symbol of your body. The symbol of your body. We love you, we thank you. In Jesus' name, and everybody say amen. After supper, took the cup, saying, this cup is the cup of the new covenant sealed with my blood. Whenever you drink, do this always in memory of me. Lord, salamat po sa iyong dugo na ibinigay sa amin, na nagbigay ng kalayaan sa amin. Walang kasalanang hindi napatawad sa masaganang agas ng dugo ng iyong anak. And today, we just celebrate his death, burial, and even his resurrection. We love you, we thank you. In Jesus' name, everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Take your seat, please. Thank you, Bishop. Can you tell to the person next to you, I am blessed hearing the word with you? Ayan.
Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon ngayong hapon na ito. And speaking of blessing, we are so blessed, Lifegiver family, dahil meron tayong mga bagong kaibigan na nadagdag sa ating pamilya ngayong hapon na ito. Okay lang po ba as I call your name of these new friends? Please, pwede po ba kayong tumayo? Together po yung nga nag-invite sa kanila. And Lifegiver family, palakpakan naman natin sila isa-isa. Manangan Pilar, invited by Coach Helen Chua. Ayan. And si Briones Nora, invited by Ivy Makakando. Batikan Marie and Canceran Maria Nina, invited by Maricar Kirabo. Ayan, nasan po sila? Ayan. Palakpakan naman po natin sila, Lifegiver family. On behalf of Lifegiver Church, we want to welcome you in this growing family. We are more than a church, but we are a family. At blessed po kami na nakasama po namin kayo ngayong hapon na ito. Can we extend our hands sa ating mga new friends? And let's pray for them. Father, thank you for bringing these people, Lord God, into this family. Lord, you orchestrated this time, Lord God, na napakinggan nila itong salita na ito. At hindi po aksidente yon, Panginoon. But this is their turning point to know you. This is their turning point, Lord God, to surrender their lives for you. Lord, I pray na hindi ito, Lord God, ang una at ang huli, Lord God, na makakasama namin sila sa journey na ito. But this is the start of a new beginning, Lord God, sa path na ibibigay niyo po sa kanila. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lifegiver Church, anong sasabihin natin sa ating mga bagong kaibigan? 1, 2, 3, go! Alright, sa ating po mga first-timers, okay lang po ba after the service, punta lang po tayo dito sa May Corner at nandyan po ang ating connect team. We want to know you and we want to connect with you. Amen. And before ko po tawagin si Bishop, meron lamang po tayong announcements. Alright, we just finished our ministry orientation last Sunday. Sino dito mga nag-sign up sa ating ministry fair? Ayan, good news po dahil meron tayong 73 new volunteers from different ministries. Wow, congratulations and thank you for your heart to serve. And also, taas ang kamay ng mga leaders, life group leaders, mga coaches natin in the house, taas ang kamay. Ayan, mark your calendar this coming July 28, 29, and 30 for our leaders camp. And I think, bago na po yung ating venue, tama po ba? At ang ating fee, ayan, as you can see sa ating mga screen. And also, yung mga leaders natin nanonood online. So, again, July 28 to 30 po yan. Gaganapin na po yan sa Kaliraya sa Laguna. At ang ating fee po ay 4,500. Murang-mura po para sa atin. Amen? Ayan, sino naman po dito yung mga newly engaged? Ayan, or kakakasal lang, or in a relationship? We are inviting you this coming Tuesday, all Tuesdays of June for our spouse project. Ayan, so, sa mga bagong kasal, dito matututunan pa natin kung paano natin patatatagin ang relationship and also doon sa mga bagong ikakasal or sa mga in a relationship. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ako this month sa Lifegiver. Alright, tawagin ko po si Bishop Manny for our benediction. Can we all stand? Raise your hands. May the Lord bless you, keep you. May the Lord shower you with His blessing and rich favor, now and forever, in Jesus' name, amen. Hiding place lang si Lord, hindi tao, hindi bagay, at hindi kailanman ang sino man. God bless you. Andito ako to pray for you, those who want to be prayed over. God bless you. See you next week.